Pero rinig ba ako? No, siguro ganyan, no? What's up, guys? It's me, Yati. Lakas ang boses ko. So, for today's video, we will do a campus tour. So, let's go? Let's go! Namin, unang-una mo makikita is itong napakalaking CHU Love You. So, tara, pasok tayo. So, pagpasok natin, actually guys, ito yung best day para mag-video ng campus tour dito sa school kasi wala pa masyadong tao. Kaya, ayun, una-una mong makikita kapag pasok mo dito sa campus, aside doon sa CHU Love You, is itong bato kung saan nakaukit. Ang pangalan ng ninuno, charot. Kung saan ako, okay, ang pangalan ng school. Di ba ang gulo ko? Chonghua University. Ay, charot! Chonghua Dashui. Ano, marunong na ako magbasa. Oo. So, ayun. Tapos dito sa school namin, pag kumasok ka, merong tatlong road. Your road, you know. Hindi ko alam kung anong tawag sa roads dito. Meron tatlong roads para papasok doon sa loob. Iisa-isahin natin yung tatlong roads na yun. So, dito yung unang-unang road. Yan, dito is ating road 1, road 2. Tapos sa kabila, yung road 3. Kung mapapansin nyo guys, mapuno dito sa school namin. May tao. Mapuno dito sa school namin. Kasi, nasa bundok kami. Diba? Nasa bundok to nakatayo itong school na to. Kaya, di nakakapagtaka na marami talaga siyang puno. At saka mas maganda rin yun for me. Na maraming puno yung school. Kasi diba, parang mas nakakaano mag-aral. Nakakaano pa. So, trivia daw. May nagsabi sa akin. Itong puno sa kabila, sa harap ko. Yan. Ang tawag daw dyan, puro daw yung puno ng balete. Oo, kung totoo. Correct me if I'm wrong. Wala namang masama. So, tara. So, meron ako ditong kodigo. Kodigo. Ano, meron ako ditong campus map. Ano, mapa ng campus para hindi tayo maligaw. So, eto, pagpasok natin. Unang-unang building dito sa first road. Nahihiya ako kasi may mga tao. Is ang ano ba yan? College of Architecture and Design. Ito siya. Pero alam ko may mga nagdo-dorm din dito eh. Pero hindi ko lang sure. Kasi hindi pa ako nakakapasok dito. Ay, nakapasok na pala ako dito. May klase pala. Karoon na pala kami dito ng klase. Kasi yung klase namin, sa iba-ibang building, hindi ko alam kung bakit. Though anyway, ganun talaga kapag galing.
Actually, ito yung likod ata. Ito ating likod. Mm-hmm. Nung, ano, nung College of Architecture and Design. Mamaya, pupunta tayo sa kabila, makikita niyo yung harap. Alam nyo guys, meron ano dito na may naglalaglagad daw na ahas sa puno. Pero hindi pa naman ako nakakaranas, kaya hindi ko alam kung totoo ba. Pero syempre hindi ko gustong maranasan yun. Then, after ng ano, College of Architecture and Design, dito tayo sa College of Business Management. So, may mga tao, nahiya ako. Mostly of ano, mostly ng klase namin, dito ginaganap. Siguro mga 70%. 70%. College of Business Management. Ang katabi niya is yung mga dorm ng ito yung dorm ng school. Dito sa school merong apat na dorm. Dorm 1 at saka dorm 3 boys dorm, tsaka, tapos dorm 2 tsaka dorm 4 girls dorm. So, tara, let's go. So, dito sa baba ng dorm nakalocate yung dorm na ay yung dorm yung canteen namin. So tara, wow, ganda ng box. Ito yung dati namin dorm, pero feeling ko prohibited na siya ngayon kasi pinalitan na dorm na siya ngayon. So ito yung unang canteen. Tapos meron kami ditong mini, ano to? Sari-sari store. Mini sari-sari store or convenience store. So, we can buy kahit ano dyan. Foods, mga kailangan pagsabon, mga ganun. Tapos ito yung pangalawang canteen. Close din siya kasi nga bakasyon ngayon. At syempre may mga vending machine. Open yan. Itong ano, door, tsaka yung door kanina. Open yan lang. Pag may class. So, pag nandito ka naman sa parte na to ng school, dito mo makikita yung apat na dorm. Ito sa harap ko, yung dorm 1. Boys dorm yan. At saka itong nasa likod ko. Boys dorm din. Dito naman sa kabila is yung girls dorm. At saka yon. So, apat na building yan. Mukha lang magkakadikit yan, pero magkahiwalay talaga yan. Tapos dito sa boys dorm, dito nakalocate yung school gym namin. So, ayun. Nasa baba. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga tao. So, gustong-gusto niya. Mostly mga student lang, din naman nag-workout dyan. So, ayan. Tapos, hindi na natin pupuntahan yung doon sa kabila kasi paglabas doon, ano, parking lot lang din naman. And still, puro puno pa din. So, let's go. So, paglabas natin dito is dito naka-locate yung sa kabila is yung parking lot, pero dito tayo mag-aad is naka-locate yung oval namin. Oval team. Ay! So, so, ayan guys, dito sa oval, dito kami, lalo na nung
first year namin dito, mga first day. Dito kami palagi. Pero ngayon kasi hindi na. Maganda dito tumambay kapag malamig. Nung una namin mga araw dito, maabot kami dito ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Pero wala naman. So dito, pwede ka mag-jog, pwede ka maglaro ng basketball, ng volleyball. And mostly, yung mga events namin na pangmaramihan, yung parang pag maraming students yung kailangan, dito ginaganap. Kasi nga, dito talaga, ito talaga yung pinaka-open field dito. Tsaka pag may, ano, may, saan, wala. Pag may sauna, dito yung magandang puntahan talaga. Yun. So, hindi ko alam kung gano'n siya kalawak, pero, tsaka yung mga, alam ko yung mga, from outside sa school, yung mga hindi din nag-aaral dito. Minsan nagja-jug din sila dito sa Oval.